Sinabi rin po ni Las Cañas dito that kayo raw po yung Lord of all drug lords. Ano pong masasabi niyo po dito? Ano po? Kayo daw po ang Lord of all drug lords. I cannot. Ikaw, alam mo man ako, sir. Papabili siguro ako ng mga aspirin, gano'n, pero... Paki-explain po properly, Mr. President. Hindi po namin masyado maintindihan. Hindi ako dadating na pagka-presidente, sir, kung gano'n ako. Sir, can you kindly tone down your voice? Oh, yeah, oh yes. We're just trying to... No, Mr. President, we're just asking to clarify your statements. Police, alam ng lahat ng tao ng Pilipinas, mayor ako, hindi ako dadating ng pagka-presidente kung gano'n ako katurpe. Mr. President, thank you so much for refraining yourself from speaking bad words. We appreciate that. No? Nakikita po namin na talagang pinipigilan nyo ang sarili nyo. Takot ako sa inyo, sir. Hindi po, sir. Natutuwa po kami dahil nga nagiging maayos po yung ating pong usapan po, sir. Kasi po sweating hands, takot talaga ako sa inyo. Eh, kami rin po, malabig din po kamay namin dahil, kasi po, panahon po ninyo to, nung mamatay si Gerald Barayuga, and it saddened us kung hindi po natin alam kung ano po nangyari doon sa kaso yun. Yan ang problema . Gusto ko rin malaman, kasi it was during my time. I am as much interested as you. Kasi Mr. President, general po to. Pero yung utos ko, inaamin ko. Na ano po? Walang problema yan. Hindi nyo po ba inibisigahan itong tungkol kay General Barayuga? Pero nakialam dyan, sir. Kindly wrap up. Kasi po, Mr. That is a personal, maybe, I do not. Kasi po si... Wala akong ano na magpatay ng general. Kasi po, ito pong si Colonel Hector Grijaldo na siya pong nag-aakusa sa amin that kami daw po ay pinuwersa namin siya, kinuwers namin siya, hinaras po namin siya. Siya po ang chief of police ng Mandaluyong when this murder of General Grijaldo happened. General Barayuga happened. And that's the reason why we are asking about kung nalaman po ninyo itong kasong to, Mr. Ebra. Sino yan, sir? Sinong suspect? Well, according po kay Colonel Santi, ang suspect po ay si Colonel Leonardo at si Colonel Garma. He mentioned in the affidavit that Colonel Leonardo called him. Kaya nga po, tinatanong po namin sa inyo kung nalalaman po niyo yung kaso niyo. I do not know. There should be cases by now. Or case. There should be a case filed by now. Kung ganun. Lalo na general. So, anong ginagawa ng police pati military dyan? There should be more... more active. Lalo na yung general. Okay po. Mr. Chairman, Mr. President, merong pronouncement sa Philippine Daily Inquirer written by Marlon Ramos, Robert Dejon noong October 14, 2016. And De Lima called mother of all drug lords. Nakasulat po to at binabanggit po. Naniniwala po ba kayo that si Secretary De Lima ang mother of all drug lords? Who said it, sir? According sa report ay mga tao po natin sa Malacañang ay sino, si Director Ruel Lasala and Reynaldo Esmeralda, former NBI officer in charge ng Department of Justice. I would like to congratulate them for making this statement. Secretary De Lima, would you agree with the statement of the former president that you are the mother of all drug lords? Absolutely false. That is a fictitious, bogus allegation against me. And then they filed cases against me. Kinasuhan po ako nila.
ng mga kaso tungkol sa droga, initially consummated illegal drug trading, inamend nila into conspiracy to commit illegal trading. 30 kaso yung sinampa sa akin. Absuelto na po ako dun sa 3 dahil wala po akong kinalaman sa illegal drugs. Kasama lang ho yan sa naging propaganda nila. Kasama lang ho yan dun sa mga para meron silang isang figure, a prominent figure, at si Senador De Lima ho yun noong 2016, na doon ang magiging atensyon ng bansa, atensyon ng mundo, na itong babaeng ito ay the mother of all drug lords, the beloved drug trade queen. Ano pong nangyari doon sa mga nag-opusa sa akin, yung mga beloved convicts, mga nung una, yun ang mga sabi nila, kung ano-ano mga sinabi nila na nag-raise funds ako. Pero kinalaunan, binabawi ho nila yung kanilang mga akusasyon against me. I was cleared of all 3 drug cases. I underwent the whole process. Dumaan po ako sa buong proseso kahit mahirap, masakit para sa akin. Kinulong ako ng almost 7 years na hindi na po nila yan mababalikan dahil sa pagkagalit nung pinaka-mastermind nung pag-persecute sa akin na inimplement nung kanyang Secretary of Justice si Vitaliano Aguirre, at meron pang mga ibang handlers na siyang mga kumausap dun sa mga nagtestido against me. So that is absolutely false. That is a slanderous accusation against me. Thank you po. Mr. Chairman, Mr. President, meron po ako nabasa na news observer noong 2017. At ito po news article tungkol kay Las Cañas, who claims he was a former DDS leader and personally killed about 200 people. Sinabi niya po sa Senado, the squad was formed under the guise of an anti-crime unit within the Davao Police. He says, given the task of the team was, he says, given the task of eliminating hardened criminals and later political opponents and journalists critical of Duterte's rule. He alleged regularly took direct orders from sa inyo po about who to kill and how to dispose of the bodies. Las Cañas claims those shocking words, throw them in the ocean or in the quarry. Bury them. Make sure there are no traces of the bodies, were spoken by Duterte at one of the dozens of alleged meetings with the DDS. The police hit squad was paid based on the value of the targets, he says. So, Mr. President, ang tanong ko po, totoo po ba ang sinasabi ni Las Cañas? Gano'n nyo po ba katagal nakakilala ang taong ito? Storyteller yan, sir. Si Raulo. Pero matagal nyo na po siyang kilala? Pero, police, pero later on, maybe because sa karaming pinatay niya, hinabol siya ng mga kalag. What's kalag in? Espiritu. Ang espiritu ng pinatay niya. Medyo bungog ngayon. May 3 dekada nga po ba siya na nagsilbi sa inyo? Kasi binabanggit niya dito, in his more than 3 decades of service, admitted that he was blindly loyal to the cause and saw his work as a noble form of public service. Mr. President, for a while, we were risking our lives for the welfare of the majority of the people. I felt that I was serving the country for the greater good. Yun po yung kanyang parang naramdaman nung ipinaglalaban niya yung 200 people na kanyang pinatay dahil naniniwala po siya sa nobility nung kanyang sinasabi po ninyo na this is being done because of public service. I am now... Yes, sir. May hero complex yung buang na yan. Sino man maniwala ka na istorya na gano'n? Meron pa po siya minsasabi, Mr. President. Ito, last na po to, na sinasabi niya. He tells one particular incident, no?
no? Medyo worrisome po ako talaga dito because meron po kayong binabagyan against this that has given him nightmares for years. In 1996, Las Cañas and his team were ordered to kill an alleged criminal, his pregnant wife, and his 4-year-old son, who were all in the same vehicle at the same time. I attempted to rescue the 4-year-old boy, Las Cañas claimed. But according to our team leader, since the boy had seen our faces, he could recognize us in years from now and identify us. It was on the personal order of Duterte, he claims, that they dispose of the family. Mayor Rudy approved the recommendation of our task force commander in front of us to erase, meaning to kill everyone. That was his specific order, that he okay with it, provided it would be clean. Sir, medyo matastas ito lang, ano ko sir. When I was a fiscal, eh, kukunti lang yung sweldo, and I got married, got my kasawa ako, got pregnant, kasawa ko, nanganak ako. So, short yung income ko. Nagturo ako to augment my income sa Police Academy sa Davao City for about almost 7 years while I was a prosecutor. Wala akong tinuro na ganun sa kanila. By the book, at hindi naman ako gabong hipokrito na magsabi sa kanila, ito ang gawin mo, tapos pagdating doon, sabihin ko sa kanila na iba ang gawin. That's a very complex thing to do kung ako ang tinutukoy mo sa pangyayari niya. I cannot imagine myself of teaching criminal law sa Police Academy doon pagkatapos iba ang sabihin ko sa kanila sa likod. How? Mr. President, if I may, no? Sinabi rin po ni Las Cañas dito that kayo raw po yung lord of all drug lords. Ano pong masasabi niyo po dito? Ano po? Kayo daw po ang lord of all drug lords. I cannot. Ikaw, alam mo man ako, sir. Papabili siguro ako ng mga aspirin, gano'n, pero Paki-explain po properly, Mr. President. Hindi po namin masyado maintindihan. Hindi ako dadating na pagka-presidente, sir, kung gano'n ako. Sir, can you kindly tone down your voice? Oh, yeah, oh yes. We're just trying to... No, Mr. President, we're just asking to clarify your statements. Alam ng lahat ng tao ng Pilipinas, mayor ako, hindi ako dadating ng pagka-presidente kung gano'n ako katurpe. Hindi, yeah, sinasabi lang po namin, Mr. President, kung kayo po yung lord of all drug lords na sinasabi po ni Arturo Las Cañas. Yung po ang tinatanong ko.